Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon subject natin ay tungkol sa mga anghel, inshallah. Kasi tuwing, anong araw ba ngayon? Lunes. Tuwing Lunes, ina-alternate natin yung subject natin sa pagitan ng mga jinn at ng mga anghel. Yung mga jinn, hindi sila kasama sa Arkanul Iman, pero isiningit na rin natin kasi marami sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga kababalaghan at kahit mga pangkaraniwang mga bagay ay may kinalaman dito ang mga jinn o mga engkanto. Bawa nga dyan yung mga manghuhula, mangkukulam, mga salamangkero, lahat sila ay nakikipag-ugnayan sa mga jinn o sa mga engkanto. At yun din sa mga minsan pang araw-araw na mga nangyayari sa buhay ng tao, ay maaaring may kinalaman dito ang jinn, halimbawa yung kapag nakakakita ang tao ng multo, o kahit nga sa panahon ng Dajjal, ang Dajjal, gagamitin niya ang mga shayatin para makagawa siya ng mga kababalaghan. So ngayon yung mga anghel, inshallah, tatalakayin na natin yung mga napagtibay na mga gawaing pagsamba na ginagawa ng mga anghel. Mga napagtibay na mga pagsamba na ginagawa ng mga anghel. Natalakay na natin na ang mga anghel nga ay sumasamba at sila ay gumagawa ng mga ganitong pagsamba sa kabila ng mataas na antas nila. At sa mga hindi Muslim, lalong-lalo na sa mga relihiyon na naniniwala sa mga anghel katulad ng mga Kristiyano at mga Hudyo, ginawa na nilang katambal talaga ni Allah ang mga anghel at hindi nga nababanggit sa kanilang mga katuruan na ang mga anghel ay sumasamba. Hindi bahagi ng katuruan ng mga Kristiyano at mga Hudyo na ang mga anghel ay sumasamba kay Allah o nagpapakumbaba kay Allah. Sinasabi pa nga nila sa kanilang katuruan, halimbawa kay Satanas, na si Satanas daw ay dating anghel na nagrebelde kay Allah. So, ibig sabihin, binibigyan nila ng masyadong malaking kapangyarihan ng mga anghel na aabot na ito doon sa kakayanan nila na magrebelde laban kay Allah. At itong mga ganitong paniniwala, hindi ito nalalayo sa paniniwala ng mga pagano na ang mga Diyos ay napakarami at sila ay mag-aaway-aaway. May mga Diyos na nag-aasawahan, may mga Diyos na magkakaanak. Ginawa nilang tao ang kanilang mga Diyos. Kaya para sa mga tao, ang doktrina ng Islam ay kakaiba nga talaga. Kakaiba ang doktrina, ang paniniwala ng Islam, lalong-lalo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga anghel, sila nga ay may mataas na antas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Sinasabi nila si Allah ang maawain ay nagkaroon ng anak. Maluwalhati si Allah, sinabi ni Allah. Hindi totoo itong mga sinasabi ng mga tao dahil si Allah ay maluwalhati. Bagkus sila ay mga alipin ni Allah na mararangal. At ang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala bukod kay Isa alayhis salam na anak, isinasangkot ng mga tao ang mga anghel sa pagiging anak ni Allah. Itinuturing nila ang mga anghel na anak ni Allah. At matatagpuan itong ayah na ito sa Suratul Anbiya, chapter 21, verse 26. So, hindi totoo yun. Sabi ni Allah, maluwalhati si Allah, sila ang mga anghel na sinasabi ng mga tao na anak ng Diyos ay mga alipin lamang na mararangal. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hindi nila uunahan si Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsasalita. Ibig sabihin, ang mga anghel, hinihintay nila si Allah na
magsalita. At kapag nagsasalita si Allah, sila ay natatakot. Kumbaga, nakakaramdam sila ng takot at pangamba sa pagsasalita ni Allah. At merong mga hadith na talakay natin ito doon sa kung paanong nakikinig ang mga engkanto sa mga anghel na nasa langit. Naalala ninyo yun? Yung mga engkanto, nagpapatong-patong sila hanggang sa sila ay makarating sa langit. Yung pinakamataas sa kanila, yung mapupunta sa pinakaibabaw, yun ang makikinig sa pinag-uusapan ng mga anghel. At ang maririnig nila na pinag-uusapan ng mga anghel, yung pinag-uusapan ng mga anghel sa ilang mga bagay. At sinabi ng mga scholar, halimbawa dito yung sinabi ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na minamahal ni Jibril alayhi salam yung isang sahaba. At sinasabi rin naman ng mga scholar na ang naririnig na pag-uusap ng mga anghel, yung pag-uusap nila tungkol sa mga pagtatakda ni Allah, kung paano ito ipapatupad. At ito na nga yung pananalita na ipinapasa nila sa isa't isa. Yung makakarinig na pinaka nasa taas, ipapasa niya yun sa baba, pababa ng pababa hanggang sa yung nasa dulo nila ay dadalhin niya ito sa manghuhula. At yung manghuhula na ito, syempre hindi naman niya buo na maririnig yun kasi maaring mangyari ayon sa hadith na bago pa man matapos yung pakikinig nila, hahabulin na sila ng mitsyor, ng bulalakaw, ng sabihin natin shooting star, iba-iba yung tawag ng tao. So yun ang isa sa mga paliwanag sa Islam kung bakit meron ganun. Hinahabol sila nun. O maaari namang maririnig nila talaga. Pero pag dinala nila yung sa manghuhula o sino pa mang kasama nila, meron na yung kahalong mga kasinungalingan kasi sinungaling naman talaga ang mga demonyo. Sinungaling ang mga demonyo. So ganun sila nakakasagap ng mga balita. At paano nalalaman ng mga demonyo yung pag-uusap ng mga anghel? Paano nalalaman ng mga demonyo na may pinag-uusapan ng mga anghel? Ang mga anghel kasi inilarawan sa hadith na kapag merong iuutos si Allah, pinapatunog nila yung kanilang mga pakpak. Parang pinapalakpak nila yung kanilang pakpak dahil sa takot. At ang tunog daw ng paggalaw ng pakpak ng mga anghel na yon ayon sa hadith, ay parang tunog ng kadena na hinihila sa ibabaw ng makinis na bato. So imagine ninyo yung kadena na hinihila sa ibabaw ng bato, ganun ang tunog ng kanilang pakpak. Nung una kong nabasa yung hadith na yung kinikilabutan ako eh, kasi yung mga ganung bagay, syempre hindi na abot ng ating pag-unawa, al-ghaib. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilalarawan niya ang al-ghaib na nasaksihan niya ayon sa kung ano ang kanyang nasaksihan at kung paano ito mauunawaan ng kausap niya. So, ibig sabihin, kung ano man ang katotohanan sa tunog na yun, mas matindi pa. Mas matindi pa. So, kung yun pa lang yung tunog nung kadena na inihila sa ibabaw ng bato, parang nakakakilabot na anghel pa ang kinikilabutan kay Allah. So, paano pa kaya ang tao? So, naririnig daw ng mga demonyo yung tunog na yon, tapos inaasahan din nila na mag-uusap yung mga anghel o merong ipapadaan, paparating na utos. Kaya yun, nagpapatong-patong na sila hanggang nasa ibabaw ay makarating doon sa langit at yun na yung papakinggan nila. So, hindi nga sila nauunang magsalita kay Allah. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hindi nila inuunahan si Allah na magsalita at sila sa utos ni Allah ay tumutupad. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. No, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalalaman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang nasa unahan o nasa likuran ng mga anghel na maari itong mga hulugan ng kung literal na nasa harapan o likuran ng mga anghel o kung ano ang mangyayari sa hinaharap o mangyayari o nangyari sa nakaraan ng mga anghel. Alam ni Allah lahat ng yon. Siyempre alam din niya
kung ano'y nasa kasalukuyan. At ang mga anghel, hindi sila maaring mamagitan sa pagitan ninuman at ni Allah, liban na lamang sa pahintulutan ni Allah. At ito'y nililinaw natin dahil ang mga anghel, kundi man sila direktang sinasamba bilang katambal ni Allah, sila ay sinasamba ng mga tao para maging tagapamagitan nila kay Allah. Tagapamagitan, syafi, intercessor, katulad na sinabi sa Quran na katwiran ng mga kuffar, ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Hindi namin sila sinasamba, liban na lamang para ilapit nila kami kay Allah ng pagpapalapit. Kumbaga, gusto nila na makarating kay Allah ang kanilang mga dasal, kaya nagdadasal sila in Jesus' name o kay Mama Mary, o sa mga anghel, at kahit kanino, kahit sa patay na santo, nananalangin sila doon. So ito yung katotohanan dito, hindi tumatanggap si Allah ng pamamagitan o intercession nino man, liban na lang sa kanyang pahintulutan. At hindi natin nalalaman ang anuman tungkol sa pagpapahintulot ni Allah na tatanggapin niya ang intercession nino man, liban na lamang na may batayan. Liban na lamang na may batayan. At wala nang tinukoy na ang mga anghel ay mamagitan sa tao sa kanilang mga pagdarasal. O ano pa mang katulad ng ginagawa ng mga hindi mananampalataya. At ito, karugtong nito, sinabi ni Allah, wahub min khasyatihi mushfikun. At sila, ang mga anghel, ay nakatayo, nakahanay, o ano pa man ang ginagawa nila, sila ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kung yung anghel na dakila, anghel na malaki, anghel na makapangyarihan, natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano pa kaya tayo? Intindihan nyo, paano pa kaya tayo? Kung yung anghel ay natatakot kay Allah, paano pa kaya tayo? Na wala tayong saysay kung iahambing sa mga anghel. At panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa serye ng mga ayan na ito, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَدَالِكَ نَجِزِيهِ جَهَنَّمْ. Sino man daw sa mga anghel ang magsasabi na ako ay Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Allah, sila ay bibigyan ni Allah ng gantimpala na impyerno. Kung sino mang anghel ang mag-aangkin na siya ay Diyos na katambal ni Allah, itatapon siya ni Allah sa impyerno. Kahit sino pa sa kanila. So, ibig sabihin nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kompletong kontrol sa kanyang mga anghel. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kompletong pamamahala sa kanyang mga anghel. At imposibleng merong anghel ang makakapagrebelde kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang sinasabi ng mga Kristiyano na si Satanas ay anghel na nagrebelde kay Allah o fallen angel, walang katotohanan dito. Hindi kaya nino man na magrebelde laban kay Allah. Hindi kaya nino man na magrebelde laban kay Allah. Kahit gaano pa kalaki o kamakapangyarihan ng anghel, i-set aside muna natin yung katotohanan na hindi sila sumusuway kay Allah. Okay? So kahit gaano pa siya ka makapangyarihan, halimbawa si Jibril alayhis salam, 'di ba, nung nagpakita si Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang pagkakataon sa totoo niyang anyo, meron siyang ilang pakpak? 300 na pares ng pakpak. So 300 times 2, 600. Tapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit saan siya tumingin sa langit, nandun si Jibril alayhis salam. Ibig sabihin, malaki pa si Jibril alayhis salam sa distansya na ito ng horizon na nakikita
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o baka mas malaki pa si Jibril alaihi salam sa mundo kung ganun siya nakikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung buwan nga, di ba? Malaki na yung buwan. Sinasabi na ang buwan ay 1/4 ng laki ng mundo. Pero kapag tiningnan natin yung buwan, maliit na lang siya. Para na lang siyang bola ng basketball. Kasi malayo. Ngayon si Jibril alayhis salam, nung nagpakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige sabihin natin na malapit man siya o malayo, malaki pa rin na may tuturing si Jibril alayhis salam. Pero nga, huwag muna natin isipin yung hindi sumusuway ang mga anghel kay Allah. Pero sa kapangyarihan na lang, kung ganun kalaki si Jibril alayhis salam, eh kumpara mo naman siya sa laki ni Allah. Okay? Sabi doon sa hadith, di ba yung doon sa Ayatul Kursi, gano'ng kalaki yung kursi ni Allah? Yung kursi, yung patungan ng paa ni Allah? Ano sabi doon sa Ayatul Kursi? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ang lapad daw ng kursi, yung patungan ng paa ni Allah, ay kasing lapad ng buong kalangitan at ang lupa. Ibig sabihin ng lupa, itong mundo, planet Earth, at yung kalangitan, lahat ng kalangitan, buong universe, pati outer space, hindi lang Milky Way galaxy, pati yung iba pang mga galaxy, kasaming Andromeda, kasaming lahat ng galaxy na bilyon-bilyon din ang dami sa buong universe, at ang universe, sinasabi ng mga astrophysicists, lumalaki, lumalapad. Ganon kalaki ang kursi ni Allah. Ngayon merong hadith na naglarawan sa laki ng kursi kung iahambing sa laki ng arsh. Yung arsh, yung mismong trono ni Allah. Ang patungan daw ng paa ni Allah, ang kursi, kung iahambing sa arsh ni Allah, ay parang singsing na bakal kung iahambing sa disyerto. Malawak na disyerto. Di ba sinabi natin nung nakaraan, yung Rub'ul Khali, yung 1/4 ng Saudi Arabia, na silaki ng Pilipinas, puro disyerto. Isipin na lang natin yun. O yung Sahara Desert, ang pinakamalaking desert na lupa sa mundo. Pero actually, ang pinakamalaking desert sa buong mundo, hindi yung Sahara Desert. Hindi. Ano sa palagay nyo? Yung Sahara Desert, pinakamalaking desert sa lupa. Ibig sabihin, meron pang desert na nasa hindi na wala sa lupa. Yung Antarctica. Yellow siya, pero may tuturing siyang disyerto kasi wala naman talagang tubig doon na in tubig na katulad nung nandito na dumadaloy. Yellow. So walang halaman doon. At sa Sahara, kahit papaano, meron doon konting tubig, meron doon nabubuhay na halaman, may nabubuhay na hayop. Sa Antarctica, halos wala. Penguin, yung meron doon na marami. At iba pang mga kakaibang mga hayop. So isipin mo, nalaglag mo doon yung singsing mo, hindi mo na yung makikita. Hindi mo na yun doon makikita. So ganun kalaki yung arsh ni Allah. E gano'n naman kalaki si Allah kung ikumpara doon sa arsh? So anong laban? Sige, kung si Jibril alayhis salam magre-rebelde kay Allah, anong laban ni Jibril alayhis salam kay Allah? Diba? So yun ang, kumbaga, inilalagay lang natin sa konteksto kung gaano matakot ang mga anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, wef aluna mayo marun. Gagawin lamang nila ang anumang iniutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin lamang nila ang iniutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa napakataas na antas ng mga anghel, subhanallah, dito pa lang, kumbaga, manliliit ka na. Na kung iisipin mo, ganito pala kadakila ang mga anghel, pero kung ikukumpara sa arsh, wala silang saysay, wala silang kwenta. So sino ka bilang tao para magmalaki
para magmalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala kung uutusan ka ni Allah na sasamba ka sa Kanya lamang at hindi ka magtatambal sa Kanya sa pagsamba. Sino tayo para magmalaki kay Allah? Kung yung mga anghel nga, hindi pwede magmalaki. Tayo pa kaya? Okay? So napakakaiba talaga ng tao. So, sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, al-malaikatu ibadun yuttasafuna bikulli sifatil ubudiyah. Ang mga anghel, sila ay mga alipin ni Allah na inilalarawan sa lahat ng paglalarawan ng pagiging alipin ni Allah. So mga anghel, sila ay totoong mga alipin o tagapaglingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaimuna bil khidma. Sila ay pawang mga naglilingkod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Munaffiduna lit ta'alim. Sila ay yunaffidun, nagpapatupad lamang ng mga instruction o ng mga utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmullahi bihim muhitun. At ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakasaklaw sa kanilang lahat. So isipin ninyo, di ba, gano'ng karami yung mga anghel. Mas marami pa sila kung tutuusin sa mga bituin, mas marami pa sila kaysa sa butil ng buhangin. At doon nga sa Baitul Ma'mur, patatalakay din natin yun, merong isang lugar sa langit na tinatawag na Baitul Ma'mur na para itong Kaaba para sa mga anghel. Naraw-araw ay merong dumadaan dito na 70,000 na anghel at pagdaan nila dito, ididestino na sila ni Allah at hindi na sila babalik dito. Isipin ninyo, ilang araw na ang lumipas mula nang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang universe, at sa bawat araw nyo ay merong 70,000 na anghel na dumaan doon. Ilan na yung dumaan doon at nadestino sa iba pang mga lugar. So napakarami. Napakarami. Pero si Allah, kilala silang lahat ni Allah. Ano yung gagawin nila? Kaya walang sinumang anghel. Uli, alisin muna natin yung katotohanan na hindi sila sumusuway kay Allah. Kung halimbawang yung mga anghel, magkakaroon ng connivance, magkakaroon ng rebellion, mag-uusap-usap sila, hindi nila maililihim ang pag-uusap nila kay Allah na gusto nilang magrebelde. Hindi nila maililihim dahil si Allah ay nakasasaklaw sa pamagitan ng kanyang kaalaman sa lahat ng kanyang mga anghel at lahat ng kanyang mga nilikha. La yastati'una an yatajawazu al-awamir. Hindi nila kaya na lampasan kung ano man ang iniutos sa kanila ni Allah. Wala an yukhalafu at-talimat al-mulkatu ilayhim. At hindi rin nila masusuway ang anumang utos na ibinigay sa kanila. Susunod lang talaga sila. Wala silang gagawin kundi ang sumunod kay Allah. Khaifuna wajilun. At sila ay natatakot, nangangamba, at kinikilabutan o nangingilabot sila. Kinikilabutan sila sa pagdating ng utos ni Allah. So katulad nung nakwento natin kanina, yun nabanggit sa hadith na yung mga anghel, pinapatunog nila yung mga pakpak nila kapag darating na sa kanila ang utos. Kasi mga anghel, hindi lang sila basta-bastang natatakot. Kasi maaaring, di ba, halimbawa sa tao na lang, di ba? Halimbawa, takot, may kinatatakutan tayo, pero iba yung pakiramdam na kinikilabutan tayo, na hindi natin maintindihan. Di ba? Magkaiba yun. Takot ka, pero nakaredy ka, handa ka. Pero kapag kinilabutan ka, meron kang masamang kutob, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung inaasahan mo, ano yung darating. So ganun yung uri ng takot na nararamdaman ng anghel, ng mga anghel kay Allah. Yung kinikilabutan sila. Nangingilabot sila kay Allah. Wala ihtimal anna ba'dahum tuadda toruhu. At kung halimbawa man, sasabi nga ni Sheikh,
ala ehtimal, kung halimbawa, nang ilan sa kanila ay hindi nga susunod, nang ilan sa kanila ay hindi nga magpapasakop, nang ilan sa kanila ay magre-rebelde kay Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpaparusa sa kanyang pagre-rebelde. Katulad ng binanggit kanina dun sa ayah. Parurusahan siya ni Allah. Hindi ito palalampasin lang ni Allah. At kasi nun sinabi ni Sheikh Rahimahullah, وَمِنْ تَمَامِ عُبُودِيَّةِ الْمَلَائِكَ أَنَّهُمْ لَا يَتَقَدَّمُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ مُقْتَرِهِينَ. At isa sa mga pagpapakita ng mga anghel ng kanilang pagiging alipin o lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel, hindi sila nagsasuggest kay Allah. Hindi sila nagsasuggest kay Allah. Kumbaga, sumusunod lang talaga sila kay Allah. Wala ya'tariduna ala ma amara min awamirihi. At hindi sila tumataliwas sa anumang mga utos ni Allah na kabilang sa kanyang mga utos. Bal hum amiluna bi amrihi. Musariuna mujibun. Bagko sila ay sumusunod, nagpapatupad sa utos ni Allah at nagmamadali na tumutupad sa utos ni Allah. Nagmamadali na tumupad sa utos ni Allah. Pero siguro magtatanong kayo, bakit doon sa Suratul Bakara? Yung mga anghel, di ba? Nagsabi sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na bakit lilikha si Allah subhanahu wa ta'ala ng tao na magpapadanak lamang ng dugo sa lupa at magpapakalat ng kasamaan. So dito sa bagay na ito, ang pinag-uusapan nila ng mga anghel ay hindi utos. Okay? Hindi utos. Ang mga anghel ay nagpapabatid lamang ng kanilang kakayanan na mag-isip o yung kanilang intellect o talino o kakayanan na mag-isip yung mga tuwiran. Pero hindi ito ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na sila ay sumusuway kay Allah. Kasi hindi naman utos. Hindi utos yung pinag-uusapan nila dito tungkol kay Adan. Ang pinag-uusapan nila ang tungkol kay Adan sa paglalagay kay Adan at sa mga tao sa lupa. Wail kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sinabi ng iyong Panginoon sa mga anghel, ako ay maglalagay sa lupa ng sunod-sunod na henerasyon ng mga tao. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sinabi ng mga anghel, maglalagay ka ba rito ng magpapalaganap lang dito ng kasamaan at magpapadanak ng dugo? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Samantalang kami ay lumuluwalhati lamang sa iyo at pumupuri sa iyo at nagpaparangal sa iyo. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sinabi ni Allah, nalalaman ko ang hindi ninyo nalalaman. So inanap itong ayan na ito kasi nabanggit din dito na yung mga anghel pala, sila ay lumuluwalhati kay Allah, nagsasabi sila ng subhanallah, sila ay nagpapapuri kay Allah, nagsasabi sila ng alhamdulillah, at sila sa pangkalahatan ay dumadakila kay Allah. So yun yung patunay na ang mga anghel ay sumasamba. Pero dito nga sa pag-uusap na ito, nag-uusap sila. Hindi tumatanggi ang mga anghel sa utos o hindi sila nagsasuggest kay Allah. Wala naman silang sinabi rito na huwag mong ilagay si Adan sa lupa o naman katulad dito. Nag-uusap lang sila ni Allah. Ibig sabihin, ang mga anghel ay binigyan din ni Allah ng kanilang intellect o kakayanan na mag-isip. So dun nga sa ayan na nabasa natin kanina, doon sa Suratul Anbiya. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hindi nila inuunahan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasalita at sila sa utos ni Allah ay nagpapatupad. Ito ay nangangahulugan lamang na si Anghel Jibril alayhi salam na dinadakila o sinasamba ng mga tao at ganyan din si Mikal
na dinadakila at sinasamba ng mga tao at iba pang mga anghel. Sila ay pawang mga anghel na nagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang ginagawa. Wahum la yaf'aluna illa ma yu'maruna bihi. Wala silang ginagawa liban na lamang sa iniutos sa kanila. Fal amru yuharrikuhum. Ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagpapakilos sa kanila. Ang utos ni Allah ang siyang nagpapakilos sa kanila. Kung walang utos, hindi sila gagalaw. Ganon sila ka-eksakto sa pagsunod kay Allah. Kaya nga doon sa hadith na naglalarawan kay Israfil alayhis salam, sino si Israfil? Yung mag-ihip ng trompeta. Wala siyang ibang ginagawa. Naghihintay lang siya na mag-utos na nakadilat na yung kanyang dalawang mata. O, yun, nabanggit yun sa hadith na dalawa yung mata niya. Pero, sige, sabihin lang natin mata. Nakadilat ang mata ni Israfil alayhis salam na parang mga bituin na hindi kumukurap. Hinihintay niya ang utos ni Allah. At sabi pa ng mga scholar, ganun yung mata niya kasi natatakot siya na baka pag kumurap siya, madelay siya. Madelay sa pagsunod kay Allah. Baka madelay siya ng isang kisap mata. Isang segundo sa pagsunod kay Allah. Kaya hindi siya kumukurap. Subhanallah, makikita natin dito yung kung gaano magpasakop ang mga anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, fal amru yuharrikuhum wal amru yukifuhum. Ang utos ni Allah ang nagpapakilos sa kanila at ang utos ni Allah ang magpapatigil sa kanila mula sa pagkilos o namang kanilang ginagawa. At iniulat nga sa Sahih al-Bukhari, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi daw niya kay Jibril alayhis salam, ala tazuruna aktaru mimma tazuruna? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jibril alayhis salam, bakit hindi mo na kami dinadalaw katulad dati? Na bakit bihira ka na lang dumalaw ngayon na katulad ng dati? O maaaring mga hulugan din ito na bakit hindi mo padalasan yung pagdalaw sa amin? So gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinadalaw sila ni Jibril alayhis salam kahit sa iba't ibang mga anyo ni Jibril alayhis salam. At hindi sumagot si Jibril alayhis salam. Pero ang naging tugon ni Allah ay ang isang aya doon sa Surah Maryam verse 64. Chapter 19 verse 64. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نَتَدَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Sabi ni Jibril alayhis salam, so ito'y salita nga ni Allah, pero sa konteksto, si Jibril alayhis salam ang nagsasalita. Hindi kami bumababa liban na lamang sa utos ng iyong Panginoon. Lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik. Sa kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa harapan namin at nasa likuran namin o anumang nasa pagitan ng dalawang ito. Wa ma kana rabbuka nasiya. At ang iyong Panginoon kahit kailan ay hindi nakakalimot. Ang iyong Panginoon kahit kailan ay hindi nakakalimot. So ganito kadakila ang mga anghel subhanallah. So sa susunod, inshallah, talakayin na natin yung mga napagtibay na mga pagsamba ng mga anghel, inshallah. So tulad na banggit natin doon sa Suratul Bakara na banggit na sila ay nagpapapuri kay Allah, lumiluwalhati kay Allah. At nabanggit din natin yun doon sa Baitul Ma'mur na nagsasagawa rito sila ng tawaf at iba't iba pang mga pagsamba nila. Tatalakayin natin inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.